pahayag na ito ni Senator Riza Ontiveros ay may kaugnayan dito nga sa pagkakatalaga kay Rodrigo Duterte, or appointed ito ngayon si Kibuloy as the new administrator of Kingdom of Jesus Christ Properties. Kakaiba. May plano. Kinakabahan ang appointed son of God. Ipinagkatiwala muna. May nangyayaring mekos-mekos dito sa dalawang ito. Ito yung pinaka, just like what Senator Senator Miriam Santiago said, ang pinaka-dangerous na tao sa ating bansa ay itong si Duterte. Pero ang ibig sabihin niyan, huwag din sana tayong matakot sa mga katulad nila. Dahil ang totoo, dapat sila ang matakot sa mga pinaggagawa nila sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Huwag tayong matakot. Sila ang dapat matakot. Dangerous sila, totoo, pero sila ang dapat matakot. Dahil tayo naniniwala na kung ano yung mga kabulastugan at kademonyohang ginagawa na itong mga ito ay babalik at babalik sa kanila. At unti-unti na nga pong nangyayari. Siguro, this is the start of the biggest nightmare na itong dalawang ito. Parehong makukulong, parehong maghihimas-rehas yung mga yan. Kawawa. Totoo yan. Babalik at babalik sa atin yung mga kabulastugang ginawa natin. So ito ay napakalaking leksyon sa bawat isa na sana ay lagi nating piliin na magpakabuti at gumawa ng tama. Dahil hindi talaga mahirap piliin yung gumawa ng tama. Okay? Kaya minsan nagtataka tayo, bakit halimbawa ng panahon ng eleksyon, napakarami sa social media ng mga pulahan, mga diehard na so puro kasinungalingan, puro kabulastugan ang ginagawa at paninira sa kampo ni Atty. Lenny Robredo. Ano yun? Pinili niyo na maging masama? Para saan? Talaga lang? Pwede pala yun? Napiliin mo yung maging masama? Halimbawa, there are two ways. You have to choose between the good way and the bad way. Pero pinili niyo doon sa bad way? Pinili niyo doon sa masamang daan? Hindi sa matuwid at mabuting daan? Abay, matindi rin. May kaugnayan, ano? Tama yung dating slogan ni President Pinoy. Anyway, bagong administrator daw etong si Duterte. So yan nga, may kaugnayan po etong bagong pahayag na ito ni Senator Riza Ontiveros dyan sa pwesto, bagong pwesto na yan, na etong si Duterte. Matindi rin. Intertwined. The interests of Duterte and Pastor Kibuloy are intertwined. Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros, during a press conference, says the connection between Apollo Kibuloy and former President Rodrigo Duterte may be intertwined. Okay. Ang ibig sabihin, may kaugnayan. Yung mga pinagagagawa na itong mga ito ay mukhang alam ng bawat isa yung kanilang kasamaan, yung kanilang plano, evil plan, for not just for our country, but for our countrymen. Matindi. Matindi, no? Yung in our lifetime, meron tayong na-encounter na ganitong klaseng tao sa ating bansa. Isang dating presidente at isang religious leader na ang daming napaniwala, nauto, at nabaluktot ang kaisipan. Ganyan po itong dalawang ito. At kung ikaw ay hindi naniniwala pa rin na ang tingin mo pa rin ay Tatay Diggs, best president ever, appointed son of God. Sino yung mga yan? Sina Robin Padilla, sina John Magnus, sina Bato de la Rosa. Ibig lang sabihin yan, you are all the same. Pareho kayo. Pareho kayo na masama. Piniling maging masama para sa power, para sa well, masasabi natin, personal or material possession para sa yaman. Dahil inakala nila, dito sa mundong ito, ang best legacy mo ay ang yaman? Nako, hindi. Ang best legacy ng bawat isa sa atin ay yung tipong pag pumanaw ka, maraming magdadasal sa'yo. Maraming mahikiramay, totoong mahikiramay sa'yo dahil naging mabuti ka sa kanila. Yun. Anyway,
I don't know what they want to convey, but the message that the reaching or that that is reaching the public is that the issue is increasing, and it is becoming more clearer how intertwined the interests of Duterte and Pastor Kibuloy are, even the economic interests. You see, pare-pareho. Sa tingin ko, pareho rin may tagong yaman itong dalawang ito. Parehong gustong manatili sa power. Yung isa, ginamit muna ang relihiyon. Yung tipong matagal na nag-usap na relihiyon or etong grupo na ito ni Kibuloy ang gagamitin para iluklok yung mga kaibigan sa posisyon. At isa na nga dyan, etong si Duterte. At sigurado tayo, gagamitin din etong anak ni Duterte na si Tambaloslo. Sigurado tayo, gagamitin din yan etong si Kibuloy. Nakikita natin yung ugnayan na itong mga ito, pareho sila ng personal, pareho ng interest, pareho ng motibo sa kanilang mga ginagawa. Pero nakikita ko rin na hanggat parehong nakikinabang sa bawat isa yung dalawang yan, na andyan at totoong magagamitan. Pero darating ang punto na parehong wala nang pakinabang ang isa't isa, maglalaglagan din yan. Diba? Totoo, maglalaglagan din yan. Kaya good luck!